Hello mga kamusika, sa mga nagre-request kung paano i-set up yung one-man band or yung may accompaniment, yung may beat, na pag nag-chords kayo, sumasabay yung bass. So, eto panoorin nyo guys. So, okay guys, so una guys, hahanapin nyo yung style. Eto. Then, pipili kayo. Halimbawa, eto, number 24. 16-bit. So, select nyo lang yung 2-4. So, lalabas siya sa screen. 16-bit, ano? Then, voice. Pili kayo. Ito, paborito ko yung scene brush. 1, 3, 3. Okay. So, dito yung pilihan, guys, ano? Ng voice. Then, sunod ay tempo. Yan. So, kung gaano kabilis. So, pag mga disco tsaka cha-cha, nasa 133 ako or 135, ano? Gusto ko mabilis. Then, dito tayo, ano? Ito yung para sa accompaniment, guys, ano? So, accompaniment on. Lalabas yung ano dito. Yun. Yung accompaniment on, guys, yung pag pinindot mo, pag mayroong beat, yan. Sasabay yung bass. Pero kung naka-off siya, meron lang siyang beat pero hindi sumasabay yung bass, guys, ano. So yun yung purpose nitong accompaniment on. Then meron din siyang intro tsaka ending na yan, guys, ano. Tapos ito fill in, ano, pang rolling ng drums. So, burado na, pero A tsaka B na po siya. Pag may nakalagay na fill in or autofill, so yun po yun, ano, pang rolling ng drums. Then synchronize stop. So ito naman, guys, sinbihira ko gamitin to kasi ito, so ito kasi, guys, pag pinindot mo yung ano, tutunog siya automatic, ano, automatic siya tutunog. Pero pag binitawan mo, mamamatay siya, no? So, unlike nitong synchronized start. So, alisin natin yun. So, yan naman. Pag pinindot mo, synchronized start, automatic naman siya. So, kahit bitawan mo, tumutunog pa rin siya. Tapos, automatic siya. Magbe-base, automatic siya magkakaroon ng accompaniment, ano. So, yun yung synchronized start. Then, itong start and stop. So, ito yung, ano, sa beat, ano, okay. Tapos, meron din siyang transpose. Kung medyo hindi nyo kabisado yung pitch ng kakanta, so, pwede kayong gumamit ng transpose. Pindutin nyo lang din. I-plus nyo lang, ano, dito sa knob. Kung merong knob or kung wala, ito yung minus tsaka plus, ano. So, ito yung gagamitin yung control. So, for example, kadalasan ng chords ko pag lalaki sa mga disco is A minor. Tapos, yung kakanta, bigla yung kakanta ay babae. So, D minor kasi yung sa babae. So, hindi na ako nagpapalit ng D minor. No? A minor pa rin yung chords ko gagamitin. Pero, magta-transpose ako ng plus 5, ano? Magpa-plus 5 ako. So, ganun yung ginagawa ko. A minor pa rin, pero ang tunog niya is D minor, okay? Naka-pitch siya sa D minor. So, paano ko binibilang yung, ano, from A minor, so, magpa-plus lang ako ng 1, 2, 3, 4, 5. So, naka-D D minor siya. Pag nag-plus 5 ka, A minor yung chords mo, pero D minor yung tunog niya, no? So, ganun lang, guys, ano. Ganun din sa minus, pag magma-minus ka. So, bilangin mo lang, guys, dito kung magkano, ilang yung inatras mo. 1, 2, 3, 4, 5. So, pag minus 5 ka, nasa E ka na, no? So, ganun yung pagbibilang, guys, sa transpose. Ito sa mga voice effects to, no? Split. So, pwedeng hatiin yung tunog ng dito sa left tsaka sa right.
Then dual voice, so may kasama ng string yung tunog niya, no? So, yung dual voice, guys, pag naka-piano ka, pag dual voice mo, may kasama siyang string, ano? Piano tsaka string, so mayroon siyang harmony arpeggio, then DSP. Ito sa DSP, guys, medyo tumitinis yung ano niya, no? Parang nagkakaroon siya ng effects. Okay, so ganun din tong knob. Kung merong knob ang keyboard nyo. So nagkakaroon siya ng effects. Ano? Tapos meron siyang pitch bend, ano? So yung ibang keyboard walang pitch bend, pero yung purpose niya, ayan. So yung iba nga meron pang vibrato, ano, dalawa dito. Vibrato yung isa, parang nagba-vibrate yung tunog, guys, ano. Tapos meron siyang track control, guys, ano. Yung track control, guys, may beat ka, pwede mo tanggalin yung drums. Yan. Okay. Pwede mo tanggalin yung drums. So, pwede mo tanggalin yung drums. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ano. So, ayan, pwede kang tumanggal ng mga instruments. Ayan. Ayan, pwede kang magtanggal ng mga bass or drums, okay? So, ito naman, registration memory. So, pwede kang mag-bank, ano, halimbawa, mag-setup ka ng disco. Halimbawa, 82. Halimbawa, 82. Yan, tapos setup mo na rin yung voice. Lahat na, pati tempo, or naka-transpose. Tapos, pwede mo siyang i-bank, ano. Long press mo lang yung bank, then select ka sa 1 or sa 2 or sa... Then, pwede kang gumamit ng cha-cha, no? Cha-cha, tapos, yan, cha-cha. Tapos, bigla kang lilipat sa disco, so pwede mo nang pindutin itong nakabank 1, ano? O, bigla siyang lilipat sa ano, disco. Ano ba yan? Cha-cha. Pindutin natin yung 1. Yan. So, madali na maglipat ng beat, ano. Tapos, yung iba, halimbawa, yung kantang reggae na bilog na naman ang buwan. So, may part yun na waltz. Tapos, babalik sa chorus, ano. So, yun yung ginagawa ko. Isisave ko muna dito sa bank yung part na waltz. So, nakasetup na yung tempo, yung voice style na waltz. So, lahat na. Then, nakabank na siya dito. Then, magsisetup na ako ng reggae, ano. Then, habang tumutugtog, magbabank din ako ng isang reggae dito tsaka isang waltz, ano. Para pag... pagdating ng chorus naman, babalik na naman siya sa reggae, so pipindutin ko naman dito. So, ganun lang yung ginagawa ko. Yun yung purpose nitong registration memory. So, meron siyang hanggang 4, pwede kang magbank ng 4, guys, ano. Okay, so, ito, meron din siyang songs, mga demo songs. So, pwede kang mag-record dyan, ano. Yan, may mga naka-record na dyan, ano. Mga demo song siya, pero pwede kang mag-record dito. Pag pinindot mo to, then magre-record ka. So, masisave siya dito, ano, sa songs. Then, meron siyang creator, group creator. So, mga, ano yan, ano. Pag naka-break time kayo, pwede kayong... So, pwede kayong magpatugtog ng instrumental or... pwede na rin yan sa passion or nagrarampa, mga ganon. So, ginagamit ko rin yan. Tapos, meron siyang function.
So, ito guys, dito mo masiset up yung transpose. Ito, pindutin mo lang ito category. Ano? Tuning, range, split point, touch response, volume. So, yung volume ng accompaniment tsaka yung dito, left and right. So, pwede mong lakasan. Ano? So, depende kung gusto mo mas lumitaw yung melody or mas lumitaw yung beat, ano? Yung accompaniment. So, octave. So, pwede mong taasan yung octave simula dito sa mababa. Sa mababa. So, dito kung gusto mo taasan na maging higher siya na parang dito na siya. Kasi pataas lang naman to guys. So, pwede po ano, sa octave. So, yun lang guys ano, ang purpose nitong function. So, explore nyo yan. Ayan, marami siyang ano. Dito mo masiset up sa function. Then, meron siyang portable grand. So, lahat ng pagpinindot mo to babalik siya sa piano. So, lahat ng mga settings mo dyan, magbabalik sa normal, ano. Kung ang keyboard nyo ay ganito, Yamaha PSR E463. So, medyo okay na siya, ano, or mas higher pa na model. So, medyo kompleto na din siya. So, pero kung may mga nasa lower, guys, ano. So, kung ano lang yung meron, guys, yun lang baka makatulong, guys, ano. Maraming salamat.